which has turned up, rather, this city saved the Son of God, who had his eyes light under a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works and charity and service and faith, and thy patience and thy works, and the last to be more than the first. Not notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants, to make fornication, and to eat in a sacrifice unto my Lord. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. But unto you I say, and unto the rest of the earth, as many as have not been brought in, and which have not known the threats of Satan, as is ye, I will put upon you none other burden. But that which ye have already, hold fast till I come. And he that overcometh, and keepeth my words unto the end, to him that I give power over the nations. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter, shall they be broken to shivers, even as I have received of my Father. And I will give him the morning star. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Mag-aralan namin, bagamat medyo malalim ito, Panginoon, na in-explain nyo din po naman, at nabayin nyo po kami ng inyong banal na Spirit, Panginoon, kayo pong malalhati, patawarin namin mga pagkukulang sa inyo. Maraming salamat sa aming bilang. Kayo po lamang malulati, kayo pong itiwala kami sa inyong salita. Ito po'y totoo, and therefore, tinatanggapin namin. Kayo pong malalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. So, tapusin na natin ang Revelation 2. So, natapos po tayo sa Church of Pergamos. Ano yung unang church? Ano yung una? Ephesus. Pangalawa? Smyrna. Pangatlo, ito na yung Pergamos. Wait, ano ba yun? 4 tsaka 3. Yan. So, natapos natin yung ilang part dito. Makinig ha, makinig. Nako. Nakalimot ha. Makinig lang. Makinig. Kung makulit yung utak nyo, sabihin mo sa utak mo, hoy, huwag ka makulit. Ganun yun ha. Hira kayo. Yan, dapat isa lang tayo. Isa lang nagsasalita. Okay, so sinabi niya dyan, I know thy works where thou dwellest, even where Satan's seat is. Natapos na last time to, ano yung sabihin nun? Saan ba nakaupo si Satanas? Ibig sabihin lang po yan, yung lugar ng Pergamos is medyo maraming kasalanan, di ba? Napanggit ko sa inyo last week. Saan ba tayo? Marami ba ditong siraulo? Hindi pa naman masyado. So naalala ko lang kwento ni Pastor dito, yung Antipolo daw dati, konti pa raw yung mga bar dyan, konti pa yung mga umiilaw-ilaw dyan, patay sindi. Alam nyo ba yun, mga bata? Patay sindi. Beer house. Pag konti yan, maayos yung lungsod. Pag habang dumadami yan, mapangit na rin kasi marami ng siraulo, marami ng silang tahanan, di ba? Kasi yung mga lalaki pupunta dyan, mag-aaway sila ng asawa nila, sisira yung pamilya, pati mga anak, sira na, di ba? Nakasira yan. So, sa Pergamos daw, andun yung upuan ni Satan, ibig sabihin, talagang ano, nabanggit ko sa inyo last time, Los Angeles. Los Angeles ba? Las Vegas. Andun lahat ng kalokohan, kasalanan. So, hindi maganda. So, again, para nabanggit natin ang umaga, umalis ka na doon, kaya mo. Kung hindi, magpakatino ka. Amen?
Pero maganda sa kanila, sabi dyan, has not denied my faith, na nandigan sila. So nabanggit ko sa inyo sa Subaybay Sapa, yung palang gusto ko sabihin kanina. Papalitan na natin yung pangalan ng church. Subaybay Sapa church na to. Ne, joke lang. So kahit pa, kunwari, may mga asal sa inyo, di ba? Kunwari, si James. James and Obed. Aldrin. Oh, si John sa Aldrin, nag-church na yan, nag-Bible na yan. Anong gagawin mo ba pag ginanong ka? Wala lang. Sabi mo, inggit kayo. Sabi mo, ganun. Saka sabi mo sa akin. Ah, babangasan natin. Hindi. Babangasan natin ang salita ng Diyos. Baka maligtas, di ba? Ganun lang yan eh. Ako, nasanay ako sa pang-asal eh. Nalaman ko, actually, nasa Bible din. Yung mga malakas pala mang asal, tsaka mahilig mang asal, madalas ay hindi yung pinaka-insecure na tao. Kaya gusto nilang ano, mang asal kasi gusto nila maangat ang kanila. Sa utak lang nila, naangat sila. Pero actually, hindi. Mga insecure yan. Kaya huwag kayong ganun, ha? Mga bata. Ano kayo nyo? Naasal ba kayo? Kapwa nyo? Gagawin nyo yan, eh. Pero huwag. Marami kayong pwedeng gawin naman, eh. Mga constructive. Yung mga asal. So, pag inasal kayo, isipin nyo lang, tama ba yung ginagawa niya? Hindi. Kung hindi, hindi nyo kailangan masal. So, ganun ang ginawa ng mga taga-Pergamos. Sila ay inaasal, pero hindi nila dinina yung faith. Hindi na sila sabi, Kristiyano ka ba? Ay, hindi. Hindi ako Kristiyano. Hindi sila natakot. At sabi dyan, even those days wherein Antipas was my faithful martyr. Pag sinabi martyr, di ba? Actually, dito ata nakuha yan eh. Definition. Sabi dyan, who was slain among you, pinatay. Kasi nga, si Satanas andun eh. Talagang malakas yung kapit ni Satanas doon sa kanyang kanilang lugar. Okay, pero hindi nila din na yung faith. So, ganun tayo dapat. Ngayon, sa panahon natin, bihiraan na nga yung ganyan. May ginakwento sa akin si Carmela eh. Mahina pa yan. So, pag nagpabaho kayo, lalo. Anyway, but I have a few things against thee. So, ito yung negative sa Pergamos, ha. Because thou was there, them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. Ang haba, no? To eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. So, magandang topic to. So, kilala niyo ba si Balaam? Nabasa natin yan, di ba? Sa Numbers. So, si Balaam yung nabanggit din to sa James, hindi ako nagkakamali. So, sino si Balaam? Si Balaam yung isang propeta na hanggang ngayon, inaakal ko pa, tunay siyang propeta o hindi. Kasi kinakausap din siya ng Diyos. So, sabi na sa kanya ng Diyos, wag kang magpapagamit dyan kay Balak. Kasi yung children of Israel, yung army nila, naalala niyo yung ano yan, superbook? Superbook talaga eh, no? Yung panahon ni Moses, di ba papasok sila sa Promised Land? So, medyo malayo na yung narating nila, marami na silang natalo. Kaya natatakot na itong ano, mga alimutan ko, Midianites ba yun? Anyway, sasabi ni Balak kay Balaam, isumpa mo yung Israel. Sabi ni Balaam, kung ano sabihin sa akin ng Diyos, yun ang gagawin ko. At syempre, tinanong niya ang Diyos, syempre, hindi yung supa yung Israel kasi nga, pinagpala yun eh. Okay, yung time nila. So, ano ginawa ni Balaam? Kasi si Balaam ay pupetang nga, kaso mahilig siya sa ano to? Pera. Sino mahilig sa pera dito? Sino ayaw ng pera? Akin na lang. Hindi. So, pero propeta siya, hindi siya dapat nagpapabili. Alam niyo ba, marami yung propetang nabibili? Marami yan. Kilala niyo si Belenueva? Sikat na sikat sa mga Christian group yun eh. May nakausap ako niya, pabira, halos murahin ako eh. Kasi hindi. Eh talaga namang compromiser si Belenueva. Pero idol na idol siya ng iba. Alam niyo ba, sinabihan niya si sino yung nasa loko-loko nasa Dabaw? Si Kibuloy. Si Kibuloy. Sabi pa naman niya kay Kibuloy. Saka sa Diyos sila. Nagsama tayo sa langit.
Pare-pareho silang kulto. Sa impyerno sila mag-asama, di ba? Pero dahil kasi politiko yan, si Villanueva, kaya nabibili yan ng pera. So, ganun din yung mga si Joel Osteen, yung mga ganyan, T.D. Jakes. Sino pa? Dito, sino? Sino yung ano? Lahat naman yan eh. Okay, ganun si Balaam. So sabi niya, hindi ko susumpain ng Israel, pero dahil binibigay siya ng pera, o sige, tatanungin ko ulit ng Diyos kung isusumpa ko ba to. Eh sinabi na nga sa kanya ng Diyos eh, magbabago ba ang isip ng Diyos? Nagkakamali ba ang Diyos? Hindi. Eh ba't niya patatanungin ulit? Kasi nga gusto niya ng... So alam niya, nire-reward siya eh. So yun yung sinasabi dito na si Balaam daw, tinuruan niya si Balaam, pero ang yung ginawa ni Balaam ngayon ay naging tisod. Pag sinabi stumbling blocks, tisod. Okay? Alam niyo yung tisod? Ano yung tisod? Illustrate ko na naman kasi hindi niyo alam eh. Dati hindi ko rin alam yun eh. Alam niyo yung Christian walk natin, pag tayo lumalakad sa pananampalataya, paano doon tayo naglalakad? Diba? So, pero pag naglalakad ka, merong nakalagay doon ako na rin ano, batong malaki. Ano mayayari sa'yo? Depende kung gaano ka ano yung ano mo, di ba? Gaano ka bilis yung paglalakad mo, tsaka gaano ka laki yung tisod. Pero, natitisod ka, ibig sabihin, pwede ka madapa. Di ba? So, ganun yung walk natin. Kaya pag may naglagay ng tisod sa atin, pwede tayong kasi ligtas ka, pag ligtas ka na eh, di ba? Pero pag Christian walk mo, sa halip na maayos, bibigyan ko ng example mamaya, parang yun yung naglalakad, ang tansya ko, makakapunta ako sa destination ko, 5 minutes, ay nadapa ako. Ano mangyayari? Maging 15 minutes kasi nasugatan pa ako eh. Natanggal pa yung sapatos ko or something. Diba, ganun tayo sa Christian life, minsan. Ako marami, kaya natutuwa ako sa inyo, dami natin, diba? Alam nyo ba sa Mother Church namin, dumating rin kami sa ganito, minsan nga punong-puno yun, walang paglagyan eh. Pero ngayon, punong-puno pa rin ba? Hindi na kasi ang dami hindi nagpapatuloy. Naligtas nga, may nagkaroon lang ng konting problema, naaya lang ng kung sino, ano nang gagawin? Eh, ako na sa church. Natisod. Pagtanda niya, saka babalik. Eh, paano yun? Eh, babalik naman ako pagtanda ako eh. Mabuti nga, makabalik ka pa. Mabuti kung hindi ka masira ang buhay mo bago ka makabalik. Diba? Masyado kayo nadidistract. Kaya nga nadidistract. Okay, naintindihan ba? Sinasabi ko sa ito, tama-tama kasi mga bata pa kayo, madaming dalaga dito, mamaya kayo ha. Ganun kayo dito ang topic eh. Kaya yung mga bata, titigil ba kayo mag-church? Alam niyo ba sinabi ng mga Israel sa Diyos? Sabi nila, susunod kami sa iyo! Lahat yan, gagawin namin. Yun ang sinabi nila. Sumumpa sila sa Diyos. Ginawa ba nila? Kapag ganun ng tao? Kasi nga, pag medyo huminto-hinto ka, kahit isang Sunday lang yan, kahit isang araw lang yan, di ka nagbasa, nagbasa ka ng apat na araw, eh kalima, saka na, nahabulin ko na lang ulit. Eh, yung isang araw, naging dalawa. Yung isang dalawang araw, naging isang linggo. Diba? Ang dami nun. Hindi natin nakaka-attend dito. Ngayon, hindi niya alam kung ligtas pa siya. Sabi, hindi ako sigurado kasi hindi pa ako ganun kabait eh. Yung pa tinuro ko sa'yo, hindi naman yung tinuro natin sa'yo nakuha yun. Natisod sa mga maling aral. So, ganun din kayo ngayon, mga bataan. Baka sa isa nyo, makagalit mo yung isa dito. Tapos, mare, si Brother James, nakagalit mo si Brother James. Tinignan ka ng masama. Tapos ayoko na sa church kasi ganun. Tama ba yun, mga bata? Hindi dahilan yun para huminto ka. Diba? Kaya nga tayo nag-aaral dito para malaman mo yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Pag alam mo na, anong gagawin mo doon? Gagawin mo na. At magpapatuloy ka na, hindi ka na ihinto. Hanggat kaya mo. Eh pag hindi mo na kaya, humingi ka ng tulong. Hindi ka ihinto. Amen?
Hindi yung intro talaga, total stop. Diba? Pangit ng ganun. So yan. So itong si Balaam, tinuruan yung children of Israel. Alam niyo ba nangyari doon? Ito yung sinabi kanina dito. Nag-sacrifice sila sa idol. Eh alam na nila yung tunay na Diyos. Diba kayo ngayon? Nakikita ba kayong Diyos-Diyosan dito? Bakit wala? Eh ganit ang Diyos doon eh. Ba't akong lalagay dito? Diba? So pag naglagay ako ng Diyos-Diyosan dito, yung atensyon nyo, malilipat doon. Okay? So ngayon, marami pang pwede maging Diyos-Diyosan tayo. Kunwari dito, si Peter. Si Peter, napapansin ko, daming ano to eh, pans eh. Eh mamaya, basahin nyo, baka pumupunta dito dahil kay Peter. Man, galing ni Peter magpiano. Gusto ko siya makita mag... Wala na yung atensyon nyo sa tamang bagay. Amen? Huwag ganon. Maling-mali. Eh pag nawala si Peter, di kayo mag-church. Mali naman. O kaya si, sino ba leader niya ngayon? Si Alex ba o si Geraldine na? Si Geraldine, mga leader din to eh. So, ganun yan. Pag nag-backslide yung leader, madami tatangayin yan. Kahit sa amin, ganun. Ang ginagawa, napakasama nun, by the way. So, may mga naalala ko sa amin, mga ganun. May mga kapatid doon na dating active. Bandang gulay, wala namang ginawa sa kanyang masama, medyo na, ano lang, alam mo na, tumaas ang ere, yumabang, yumamang kasi, yabang na, dapat gusto niya siya na mausunod, hindi naman pwedeng ganun, amen? Kaya nga may pastor eh, hindi naman kailangan kasi, hindi naman pwedeng kanya-kanya tayo dito. Yung pinakamayaman, siya mausunod. Ganun ba? Sa mga corporation yun. Dito hindi, amen? Ngayon, ano pa? So, nag-sacrifice sila sa idol. So, bawal yan. Mga idol-idol na yan, ha? Whether rebulto yan o mga tao. Huwag nyo sasambahin. Pero ito yung matindi. Ito na, mga dalaga tsaka mga binata. Tsaka mga bata na rin natin. Tandaan nyo to. Hindi lang sila nag-sacrifice sa idol. Yung palang kalokohan na yun eh. Alam nyo bang kalokohan yun? Sino sasamba dito? May mga picture dyan eh. Humahalik pa doon sa paanong poon. Alam niyo ba yun? Tama ba yun? Ang linaw sa Bible, huwag kang sasamba, huwag kang gagawa, huwag mo ilalagay sa taas. Eh sa kanila, lagyan pa ng ginto. Hindi sinabi sa Bible, yung mga Diyos-Diyosan nyo, gawa sa ginto, sa pilak. Ganun ang ginawa nila. Ano ba to? Kung ano yung mali, yun ang ginawa. Ngayon, ito pa yung matinding ginawa sa kanila. Kung babasahin nyo yun, yung sa Numbers, dahil, pero hindi inisa-isa dun eh. Pero ang nangyari po dun, natuto silang mag-commit ng fornication. So ano tong fornication na to? Importante pag-usapan natin ng mga bata. So pag sinabing fornication, so sino ba ang ano, nagsasama, lalaki at babae? Sino yung dapat magsama ng lalaki at babae? Di ba yung mag-asawa lang? Pag hindi kayo mag-asawa, huwag kayong mag-asama. Lalo sa gabi, lalo sa kama, di ba? Ito minsan, yung mga post nyo sa Facebook, puro in love na kayo eh. Kutosan ko kayo dyan eh. De, joke lang ha, hindi kayo kutosan. Pero figurative speaking, kalokohan niya, mga bata. Wala pa kayo sa lugar niya. Ngayon, yung mga in love, okay lang, basta nasa lugar, di ba? Ano ba yung nasa lugar? Yun nga, yung huwag mong paglalaroan yan. Ilagay natin sa ayos, di ba? Pag nag-asawa ka, okay tayo, okay na okay tayo dyan. Hindi tayo okay dun sa mga, siyempre, bakla. Hindi tayo okay dun sa mga nagli-live-in. Hindi tayo okay dyan eh. Gusto natin makasal muna, tapos, pag-usapan na natin kung ilang anak, ganun tayo. Pero yung mga young people, walang ganun, di ba? Kasal muna. Di ba? E paano yung mga loko-loko, ganun? Ito siya sabi nito, fornication, especially, yung children of Israel dati, banal sila in a sense na hindi po sila nakikipag halo-halo, kasi na hindi sila nakikipag boyfriend, girlfriend sa mga ibang bansa. Kasi ang Diyos nila ay totoong Diyos, bakit ka makikihalo sa kung sino-sino, diba? So ganun din tayo, kaya dito sa church, ganun din tinuturo natin, pag Kristiyano ka, Baptist ka pa, okay? Hindi yung basta nakikihalo ang kani-kanino. Amen? Ang hirap naman pala dyan eh. Eh, nasa sa inyo yun. Kaya natin tinuturo yun, yung biblical
Okay, hindi namin kayo pagbabawalan as in talagang ipigilan ka. Pero yun ang tinuturo natin. Amen? So, anong ginawa nila? So, hindi lang sila nag-sacrifice sa idol, nakipagtalik pa sila kung kani-kanino. Nag-mix-mix na sila, nag-party na sila. So, nakita nyo, so ano nangyari sa kanila? Ang dami pinatay ng Diyos sa kanila. So, seryoso yung kasalanan para sa Diyos. Amen? Huwag niyong gagawin yung guys. Kaya hindi, lahat ng kilala ko, especially daw yung mga Amerikano, mga Pilipino nga, hindi pa masyado eh. Pero yung mga Amerikano daw, yung mga babae daw, doon pag 18 yan, automatic daw yun. Sa culture nila, ganun. Hindi naman lahat, again, may mga Kristiyano pa rin dun eh. Pero hindi tama yan, amen? Okay, sa in other terms, huwag muna kayo lumandi. Yan yun. Okay, may panahon dyan, amen? Yan, sabi ko sa inyo, hindi nyo maririnig to kung saan-saan. Diyan, yung mga nagiinuman dyan, naaasarin ka pa yan. Oh, anong bata ko, inaasar-asar akong gano'n. Oh, may boyfriend ka, may girlfriend ka na ba? Grade 5 pa lang ako. Anong boyfriend, girlfriend? Diba? Loko-loko yung mga tambay, kaya nga tambay. So, kaya dapat nasa church kayo. Anyway, so gano'n. So, fornication, hindi mag-asawa, nagsama. Okay, kaya galit na galit ang Diyos doon. So, ano? So, tandaan natin, ano to, ha? Church to. So, ibig sabihin nito, hindi na sila ganun ka-pure. Okay, nabanggit ko sa last Sunday, yung qualification ng pastor, di ba? Nalala niyo yun? O sinong susundin nyo? Sinong pastor susundin nyo? Yung nag-adultery? Susundin nyo yun? Pero may mga ganun ngayon. May ganun ngayon. Nagpinag-uusapan pa nila kung ano, dapat ba mag-pastor pa siya? Dapat din na pinag-uusapan yun eh. Amen? So, parang nagiging ganun sila. So, kaya galit ang Diyos sa kanila. Again, church pa rin sila, pero galit ang Diyos sa kanila. Kailangan nilang yung baguhin. Amen? We have to get right with God. Ibig sabihin, yung kung may kasalanan ka kahit sa'yo ngayon, individual, may kasalanan ka sa Diyos, anong gagawin mo? Jasin? Ha? Sino papatawarin mo? Nahihingi ka ng tawad. At syempre, pag talagang kasalanan yan, tigilan mo, di ba? Tigilan mo, kasi nahihingi ka ng tawad, tapos tuloy-tuloy ka. Ano yun? Lokohan yun, di ba? So, okay, yun yun. So, next is, meron pa silang Doctrine of the Nicolaitans, which I hate. Nabanggit natin last time yan. Ito yung mga, nabanggit ko sa inyo last time yung, medyo ano kasi ito, hindi ganun kalinaw. Hindi sinabi dito. Pero yung na-research ko, ito yung mga elitista. Okay? Yung mga nag-ano sila. Magaling sila kasi sila yung graduate ng kung ganyan. Graduate sila sa ganyan. Sila yung matalino, ganyan. Magsasama-sama sila. Tapos, magbubulaan sila dun. Okay? Mga kumbento, dyan ang galing yun. Bakit sila may kumbento? Salit na mag, katulad natin, may church tayo, pero we go out to the people. No, hindi tayo, ano, hindi natin in-isolate yung sarili natin. So, itong mga to, ganun daw yan. Galit ang Diyos doon, amen? So, ito sinabi sa kanila, repent or else I will come unto thee quickly and I will fight against them with the sword of my mouth. So, ano yun yung sword of my mouth? Ano sabi dito? Hebrews 4:12. Ano yung sword of the Lord? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged. Ito yun. Okay? Kaya minsan, may mga churches na galit. Pag sila ay, nga, may church na nasabi nila, Calvinist, yan ako galit ngayon eh. So pag sinabihan sila, oy, mali yan. Galit yun. Di ba? Kasi alam nila, mali sila. Salit na turo na lang nila yung tama. Kasi mga ngayon, mga, kanina yung mga Yeshua, ganyan. Pag tinuruan mo yun ng tama, galit. Kasi, parang sinasabi dito, lalabanan sila ng Diyos eh. Alam nila may mali sila. Yung iba dyan, okay naman. Pwede pang mag-repent. Ano yung yun repent? Yung sinabing repent is to turn. Mali ka ngayon, mali yung tinatahak mo. Umalis ka na dyan, di ba? Ganun yung dapat nilang gawin. So tayo, kunwari, naging ganun na tayo, huwag naman, bago pa lang tayo eh. Pero kung maging ganun tayo, may mali tayong ginagawa, dapat tayong umalis doon sa mali na yun. Or tayo ay kakalabanin ng Diyos.
Sabi niya, he that hath an ear, let him hear what the Spirit does. Spirit in the churches. So, napansin nyo ba dito, hindi tayo pinipilit. Tayo inuutusan, sinasabi, makinig ka, makinig ka. Ganun sa atin, hindi tayo dito pipilitin. Nasaan na ba yan si Alex? Hindi na mag-church. Hatakin niya yan. Wala, wala tayong ganun. Kahit kailan. Pero tutuluan ka lang, di ba? Malulungkot ang Panginoon, malulungkot ang pasto, tsaka yung mga kapatid, pag hindi kayo nakakaten. Pero, kahit kailan, di kayo pipilitin. Sabi lang dito, makinig. Sinong may mga tenga? Eh, lahat naman tayo may tenga. Pero yung iba kasi spiritual, eh, parang bingi na. Alam niyo yun? Nakakita naman yung ganon? Sabi nga nila, yung pinakamahirap gisingin, nagtutulog-tulogan, di ba? Ngayon, sabi niyo, to him that overcome it will I give to it the hidden manna. Now, itong overcome it, natakil na rin natin ito, mga ligtas po ito. So, I believe sa mga churches na maraming compromise, yung iba dyan, dumadami yung mga hindi ligtas dyan. Nike ano lang, Nike church lang, Nike Bible lang, pero hindi pala ligtas. Dadami ng dadami yan sa church. So, dapat walang ganun kahit isa, pero nangyayari talaga yun eh. Kaya I believe, yung sinabi dito, pag ikaw ay talagang naalis mo yan sa mga sistema nyo, yung church nyo, dadami yung, or mawawala yung mga hindi ligtas. I believe yung sinasabi dito. Kaya yung mga sinabi dito, ito yung mga characteristics ng isang, nako. Oh, isa na lang ha, warning na kayo, sinong maingay dyan. Itong dalawang to. Diba? Tingnan nyo si Miguel, babe na, ganyan. Ha? Nakaka-distract eh. Nasa unahan pa naman kayo. Itong in the stone, a new name written. Ito po kinuha yung kanta natin. Paborito. So, hindi po yan, ano, ha? Hindi po yan bagong sulat lang. Yung matagal na nakasulat yan. Ay, sorry. Stone pala to, no? So, hindi ko alam. Baka kasusulat lang yan. Anyway, ang nakakaalam daw noon is yung mga bibigyan noon. So, mga ligtas po yan ang tinutukoy dyan. Mga ligtas. So, may question ba? Pagod na agad ako. Dami ko na nasabi. Question. So, yan. So, again, mga kapatid, ang pagpunta sa church, walang pilitan, pero ikaw mismo yung mag-motivate ngayon. Wala, yung mga babarkada, nagkagalit kayo. Hindi na kayo magpunta sa church. Sana mas malalim ang inyong conviction. Amen? 18, and to the angel of the church of Thyatira, tapusin natin to. So, pang-apat na church, Thyatira. Ito sinabi ng Panginoon, okay, Son of God, who had the eyes of like unto flame of fire and his feet are fine brass. So, ito, I know thy works and charity and service and faith and thy patience and thy works and the last to be more than the first. So, ibig sabihin nito, masipag sila, parang Ephesians church din, parang Ephesians din, Ephesus. So, mapagbahal sila, naglilingkod sila, may pananampalataya sila, nagtsatsaga sila, at again, nagtatrabaho. Napansin niyo, inulit, I know thy works, tapos bandang huli, and thy works. Ibig sabihin talaga, madami silang ginagawa. So, mga active to sa church, anong ginagawa ng church? Soul winning. Yan, ano pa, nagtuturo ng mga bata, ano pa? Nag-church, syempre, nagtuturo. Pero sabi dito, may nakalimutan din sila. Sabi, notwithstanding, I have a few things against thee because thou sufferest that woman, Jezebel. Pag sinabing sufferest, hinahayaan. Okay ka pa? So, medyo paghapon kasi, medyo malalim eh. Sabi siya, maganda sa umaga. Pero okay lang din yan. So, pag sinabing sufferest, ibig sabihin ito, inaalaw. So, sabi ko sa inyo kanina, di ba, bawal ang bakla dito, di ba? Pag pinayagan natin sila, sinuffer natin sila. Yun yung sabihin nun. So, may mga bagay na hindi dapat i-allow, di ba? Katulad ka rin, may nag-iingay. Kung sa sobrang laki natin, hindi ko na mapapansin yun, nahayaan na lang natin sila, di ba? So, kaya meron dito mga, kunwari, umaten dito. Ano ba? Kunwari, mag-asawa, naglilibin. Naalaw ba natin yun? Ha? I-allow nyo ba yun? Wala na kayong magagawa eh. Wala natin magagawa doon, pero pwede natin silang patalsigin, di ba?
So sa atin, iaalaw natin yan ng konti. Kasi bibigyan natin ng space yan. Pero pag talagang hindi nagbago, hindi natin iaalaw. Amen? So ganun sa church, kahit naman saan, di ba? So sa pamilya lang talaga walang ano eh, tabu yan eh. Kasi pag pamilya yan eh. Pero sa mga kaisa at company, kahit sa kanong organization yan, may mga hindi tayo naalaw. Isa to! Kasi sinabi ng Panginoon sa church, dapat mga babae, ano daw? Pag nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat ba babae mag-preach? Ha? Pwede ba yun? Nabasahin natin. Sa 1 Corinthians, sabi sa 1 Timothy pala. Okay. Pero sinabi rin yan sa ano eh. Tingnan nyo, magka-parallel oh. Nakita nyo ba? Sabi sa 1 Timothy 2, but I suffer not a woman to teach, no usurp authority over the man, but to be in silence. Sa Tagalog, sabi ni Paul, hindi ko hinahayaan ang mga babae na magturo. Okay? Pero anong ginawa ng Thyatira? Hinayaan nila yung babae na magturo. Ba't ganun? Ba't lalaki lang magtuturo? Eh, paano pag mga tanga-tanga yung lalaki, yung mga babae, matalino? Go girl! Feminist movement to. Eh, sabi ng Bible eh, ano nga gawin natin? By the way, sino ba mas matalino? Malalaki o babae? Babae. Ha? Babae. Ano? Si Rain. Sino? Sino mas matalino? Sino mas matalino? Lalaki o babae? Pareho, nagbago ka. Okay. Depende kasi yan. Depende yan. Mga bata, no? So may mga bagay, syempre, mas magaling ang babae. Kaya may mga bagay na mas magaling ang lalaki. Pero, ang Diyos ang nag-establish ng role na ang lalaki ang nilagay niya sa leadership role sa bahay, di ba? At ganun din sa church. Okay? Ngayon, kung mas magaling pa tayo sa Diyos, eh magaling talaga tayo. Sa palagay mo lang, di ba? Actually, pinag-aawayan po ito ngayon. Dati, yung mga dating Protestant church, bawal ang babae sa kanila. Ngayon, binalagay na lang yung babae. Bakit? Kasi nagkaroon ng mga feminist movement nga, kung hindi nyo alam pa, yung mga babaeng mga rebelde sa asawa nila, tsaka yung mga asawa nila, mga lampa, hinayaan silang mag-ano. Gari-harian. Ang linaw dito, sabi dyan, ang babae hindi dapat magpastor. Amen? Pero ang dami yan, dami ko na nakausap eh. Galit na galit sa akin eh. Ito yung Bible. Anong reference mo sa Bible mo? Wala. Pero galit pa rin siya. Ano pa yung gagalingan ng galit niya? Pangatlo na, ha? Pangatlo na, si Plain. So, hindi lang yun. Kasi masama na yun. Hinahayaan mo magturo yung babae. Parang sinabi mo kasi wala man lang lalaki dyan sa inyo na qualify. Anong klaseng church kayo? Di ba? So, madalas yan. No? May, kailan nga lang eh. May bukod sa maigli na yung buhok niya. Siya pa yung nagli-lead. Sige, mahina yung mga pastor eh. Lalaki. So, pag hinayaan niya yan, magiging kahiyan sa church niya yan. At ganun din yan. Magiging manu-neutralize yung mga lalaki. At sino na leader sa bahay? Ha? Ano na yan? Palakasan na. Sa halip na settled na dapat yun. Si tatay lagi. Lagi dapat yun. Pero pag hindi kayo naniniwala dun, hindi kayo naniniwala sa Diyos, anong nangyari? Palakasan yun. Palaki yan na sweldo. Pag malaki yung sweldo ng babae, ano mangyayari sa lalaki? Yan. Yan ang problema, no? So, number one, hinayaan nila yung babae. Pangalawa, pinangalanan pa, di ba? So, ibig sabihin, particular na babae ito na hindi karapat-dapat, yun pang hinayaan nila mag-lead. At sabi dyan, to seduce my servants to commit fornication. So, naalala yung fornication. Ano yung fornication? Christine. Anakayay, di ba? Basta yun na yun. Di ba? Sex out of marriage. Yun yun. Outside. So,
Nasa church to, tinuruan sila ng babae. Bakit? Kasi parang na-picture ko dito. Kasi ang babae, di ba, sa itsura pa lang, minsan nakakasadyos na, di ba? Kaya tinuturuan ko nga kayo mga babae, magdamit kayo na maayos. Ang babae talaga, palda yan. At hindi maikli. Okay? So, dapat maayos. At ibigay nyo, siya pa yung nagtuturo. O, hindi, syempre, babae yan. Magpapakit na yan. Kung ano-ano na yan. Tsaka yung mga decision niya sa church, hindi, ano, hindi wholesome. Yung nakikita ko, ha? Alam ko, magireklamo yung iba dyan. Hindi, pwede naman yung babae. Ito nga sinasabi dito, eh. Bakit ganun? Mahina po ang babae sa mga ganyang bagay. Yung lalaki, ano yun, eh? Parang wala sa kanya yan, eh. Pag malakas siya, ha? So, yun, so, sino yung Diyos? Alam niyo ba yung si Diyos? Alam niyo yung si Diyos? Inakit. Diba? Mabata, kailangan dami nyo kailangan malaman. Pag sinabi si Diyos, parang tinutokso, diba? Ano yung mga mali nyong gawin? For example lang kanina, mag-ingay. Diba? Gusto ko mag-ingay. Gusto ko na mag-ingay. Kaso pag ako yung nakita mag-ingay, palabasin ako, hindi iingay. Kakausapin yung katabi ko para siya yung mag-ingay. Magpapatawanin ko. Kukwento ako na katawa, diba, Miguel? Ganon, di ba? Eh, syempre, natatawa na siya. Bandang uli siya yung nag-ingay, di ba? Yung sinisidyos mo. So, maraming bagay na sinisidyos yung tao. Yung rebellion, di ba? Kunwari, yung nanay mo, galit ka sa nanay mo, sasabihin mo sa kapatid mo, ay, si nanay, ganyan naman eh. Yung mag-iisip ngayon yung kapatid mo, oo nga, no, ganun nga si nanay. Eh di, hindi na lang ikaw rebelde ngayon. Sino na? Siya din. Ibig sabihin nung sinidus mo. Nakuha niyo yung meaning na si Diyos. So, ganun din yung mga, yung TikTok na yan. Ha, mag-usapan na naman. Ito yung TikTok, di ba? Sikat na yan sa mga siraulo eh. Sasayaw-sayaw. Sinisidus mo yung nanonood, pati yung mga, eh, pag gusto kang gayahin na rin. Eh, kasi ang sexy niya pala. Ako din. Siraulo kayo. Pareho. Amen? Yun yun. Hindi yan dinisign yung katawan niyo para display. Amen? Hindi yung ano si ano eh. Kung sinong ano yan eh. Siraulo yung mga yan. Pare-pareho. Kaya tigilan natin yan. Amen? So, ganun yan. Kaya mga babae, hindi kayo ginawa ng Diyos sa leadership. Okay? Pwede kayong magpaganda sa church. Pwede kayong, katulad yan, yung lalaki daw, medyo sumisikat siya pag maganda yung babae, yung asawa niya. Alam nyo ba yun? Ganyan ang gawin nyo. Gawin nyo, maging maayos kayong babae para yung asawa nyo, tsaka yung pamilya nyo, diba, maayos yung tingin ng, ano sa inyo, ng lipunan sa inyo. Ganun yun. Pwede yun. Hindi yung lalandi ka, mag-isa ka. Amen? Medyo mabigat, no? Pero kailangan nyo marinig yun. Masasalamatan nyo ako dyan. Okay? So, inulit-ulit yung eating sacrifice and to idols, di ba? Napansin nyo ba yun? Magkasama yun, eh. Parang sa Bergamos. So, ito maganda dito. Sabi dito, I gave her space to repent of her fornication. So, ang Diyos naman kasi, may mga kasalanan na matindi, pero hinahayaan niyang magbago pa ang tao. Amen? So, lahat ba ng kasalanan pwedeng mapatawad? Okay, hindi lahat. Pero karamihan. Pero hindi lahat. So, may mga kaya man tinatawag tayong reprobate. Kasi yung iba, hindi na pwede mapatawad. Yung mga anak ng demonyo, hindi na pwede. Amen? Pero karamihan dyan, mapatawad dyan. Kaya itong mga anak, mga bata, katulad nito, marami na napagalitan dito, di ba? So, salamat ako kay Kino. Sumama si Kino. Si ano, dito pa rin. Sino pa napagalitan dito? Stephen Madalas, di ba? Kaya example, si Ezekiel. Sino pa? Si Jason. Kulit nyo kasi. Pero salamat, andito pa rin kayo. Amen? Kasi hindi ibig sabihin, galit kayo si Pastor, laging galit si Pastor sa akin. Hindi ganun. Pag nag-ayos ka, di ba? Parang si Cain din eh. Kung inayos lang niya eh, kung hindi niya pinatay yung kapatid niya, hindi siya ganun mapakusahan. So pag nagbalik loob ka sa Diyos, tatanggapin ka ng Diyos. Amen? Amen. Yan ang very central nga yung forgiveness sa Christianity. So, kaso ano nangyari dito? Hindi siya nag-repent, hindi siya nagbago. Anong gagawin dito? Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her
into great tribulation except they repent of their deeds. So again, Kristiyano na itong mga ito, pero pag hindi ito nagbago, paparusahan ito ng matinding parusa. So may mga ganun bang Kristiyano, anak ng Diyos, pinaparusahan ng matindi? Meron bang ganun? Alex? Meron, di ba? Sinong kilala nyo? Sa Bible, sino yung pinarusahan ng Diyos na mapakatindi? Anak ng Diyos, sino? Si Saul, si David, si Solomon, lahat yan actually, si Paul. Sino ba? Sino yung ano? Samson. Di ba? Sino pa? Karamihan, si Moses nga. Pero konti pa lang kay Moses. Sino pa? Lahat siya, si David. Wala. Si Peter. Medyo konti pa lang. Pero naalala ko lagi si Samson. Nakita niyo yung buhay ni Samson tsaka ni David? Masalimuot. So, loko-loko rin sila eh. So, yun ang lesson dito. Huwag kayong, ay, ligtas na pala ako, sabi ni Pastor Reyes. Ligtas na ako, so, nagawa ang kalokohan. Tingnan natin. Okay. Ito sabi ng Panginoon, na pangako niya to. Okay. And I will kill her children with death. So, gano'ng kasaya yung anak mo papatayin? Masaya ba yun? Ang sakit nun. Mga magulang, gano'n yan. Lord, patayin mo na ako, wag lang yung anak ko. Gano'n yun. Kasi nga, at least matanda na ako eh. Pero bakit yung anak ko mamatay? Masakit yun. And all the churches shall know that I am He which searcheth the reins and hearts, and I will give everyone according to your works. So, okay? So, dapat matakot tayo sa Diyos. Mas sinasabi niya kasi dito kung ano yung ginawa mo. Kung napakasama ng ginawa mo, anong parusa sa'yo ng Diyos? Konti lang. Diba? Kaya lagi sinasabi sa'yo yung palo. Kaya alam mga anak ko yan. Pag binilangan ko na yan, 1, 2, 3, o ilan na utang mo sa akin, naku, malakas na yan. Paulit-ulit eh. Ano, alam mo, niloloko-loko mo ko. Pero pag maliit na kasalanan lang, pitigin mo lang yung ano, okay na yun, di ba? Tawa ng panga kayo eh. Pero pag talagang loko-loko na mo, pa! Di ba? Makakatikim yan. Ano ang sabihin nyo pag pinalo kayo? Ha? Yan. So sabi ng Panginoon, according to your works, pag matindi ang kasalanan mo, matindi ang parusa mo, pag maganda ang ano mo, ginagawa mo, marami rewards mo. Ganun lang yan. Dami pa pala nito. But unto you I say, and to the rest of the Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan as they speak, I will put upon you none other burden. So ito po, ganito ba yan, nasa church? Anong meron dyan? Sa isang church, katulad dito, ilan na nakikinig dito? Wait, tama, wala na. Hindi, sa church, sari-sari tayo, di ba? Iba nakikinig, iba sumusunod, yung iba hindi masyado, yung iba talaga loko-loko. So kaya sinasabi dito, yung mga unang sinabihan niya, ito yung mga loko-loko. Pero yung iba, sabi niya, mag-ayos na rin kayo. Kung hindi pa kayo sinaulo masyado, pero napapansin nyo, nagagaya ko sa ibang madaldal, di ba? Nagagaya kayo minsan. Huwag na kayong magpatuloy doon. Amen? Huwag na. At sinasabi itong, we shall not know the depths of Satan. Ito yung nakakatakot. Pakinggan nyo ito, ha? Kilala nyo sa Satanas? At hindi yan, di ba? Yung sinasabi nito, kasi yung mga bata, hindi nyo pa alam yung lahat ng kasamaan, di ba? Eh kami matanda, yung iba dyan, nakita na namin. Napakasama ng mundo. Minsan. Okay? Kaya ngayon, habang di nyo pa nalalaman yun, eh, huwag nyo nang alamin, di ba? Kasi hindi ko alam yung ano, yung boyfriend, girlfriend na maaga. Parang gusto ko rin itry yan. Parang masaya kasi sila eh. Eh, nangingiti yan kasi sila. Popost pa nila sa Facebook, oh. Ngayon lang yun. Pag nagtanong-tanong ka sa mga matanda, actually, kahit sa showbiz, eh, di ba? Yung kala mo dating sweet-sweet, ngayon magkaaway na, di ba? Kilala nyo ba si nagsuntukan? Sino ba yan? Makakalimutan yun, eh. Yung action star, tsaka yung bareto.
Alam niyo ba yun? Nagsuntukan sila mag-asawa. Hindi ko alam kung palabas lang eh, pero alam ko totoo yun eh. Tapos may mga gano'n, yan. So huwag kayong maniniwala doon. Ayusin nyo lang yung relationship nyo. Hindi nyo kailangan ipaglandakan yan, no? Kami, ganito kami. Yung kinukwento ko sa inyong friend ko na ngayon, galit na sila eh. So ang dami kasi kasalanan sa mundo, amen? So huwag tayong gumaya. Magtanong kayo sa matalino, sa mga matanda, alam na nila yan eh. Hindi ganyan yan. Anak, okay ba yung tatay? Okay ba yung gano'n? Magtanong ka sa marunong. Amen, mga bata? So sabi dito, but that which ye have already, hold fast till I come. Anong sabihin nun? Sa Tagalog, yung meron na kayo, ibig sabihin, nag-gain nyo yung mga rewards to. Wala, nagsipag kayo, meron na kayong rewards sa Diyos, pangako nyo yun, okay? Pag sinabi, hold fast, ibig sabihin, huwag mo na hayaang mawala. Kasi pag nagloko ka, loko-loko ka pa, di ba, anong mangyayari sa'yo? Yung ibang rewards mo, mawawala yan. Ganun ang prinsipyo sa rewards. Again, yung kaligtasan, hindi nawawala, pero yung rewards, nawawala yan. Di ba? Alala nyo yun? Kaya tumulong ka sa mahirap, may rewards ka sa langit. Eh, pinagmalaki mo, boom! Ayun yung reward mo. Dito ka, napunta sa lupa yung reward mo. Sumikat ka sa lupa, pero doon, nawala na yun. Yun ang biblical principle dyan, okay? Yeah, so, binanggit lang ulit dito, yung isa sa mga rewards na sinasabi dito, I will give him power over the nations. Ngayon yung paulit-ulit na sinasabi sa Bible na magkakaroon ng millennial reign si Jesus, maghahari dito. Ngayon, niloloko-loko siya ng iba. Pagdating niya dito, siya yung hari. At matindi yung paghahari niya, talagang papatayin yung mga, mga example, yung mga bangla, tsaka hindi lang yun. Lahat ng dapat patayin, patay yan. Okay? Mangyayari yun in the future. At sasabi doon, isa sa mga reward mo, kung matapat ka, isa ka sa mga kanyang official. Amen? Tandaan nyo yan. And yun pala, sinabi pala dito, and he shall rule with the rod of iron as the vessel of potter shall be they, right? Sinabi yung they, ito yung mga loko-loko, shall be broken to shivers even as I have received of my father. So, patay sila. Yung iba sa kanila, yung bungo nila, ano, mga isirain ng Diyos. So, ano tayo? Babasagin. And I will give him the morning star. Yung morning star, picture lang po yan ng authority. Okay? Yung morning star. Nakakita ba kayo ng mga tungkod ng mga hari? Yun yun. Tsaka yung mga inahawa kung ano man yan. Mga symbol lang yun. He that had an ear, let him hear what the Spirit has said to the church. So, sa ating ngayon, sa ating panahon, ito yung sinasabi din sa ating, kaya nga atin inaaral to. Ba't natin inaaral to? Lahat ng binanggit dito, dapat natin yung katotohanan. Amen? Yung mga parusa sa mga, yung mga gumagawa ng kalokohan, ganun din tayo. Walang pinagkaiba yan. At yung sa atin, pag nagtapat tayo, may rewards din tayo. Ganun lang yun. Amen? May question ba? So next week, yung other three churches tayo. Ilan na lahat ng churches? Seven, okay? Yung nasa Revelation lang. Okay, sige, yun na yun. May question pa? Anything else? Sige. Let's pray. Salamat po, Panginoon. We pray na kayo po'y mapatawad sa aming mga pagkukulang. We pray na bawat isa dito, Panginoon, ay natuto sa inyong salita. Mahalin namin yung salita. Parang pagkain, Panginoon, na kailangan namin araw-araw. We pray na kabataan ito, Lord, ay matanamin sila ang tamang salita, mga aral, para sila po ay mahalin nila ang salita, mauhaw sila sa inyong salita, Panginoon, sa inyong katuwiran. Sila ay babalik-balik, katulad din namin, Panginoon, noong unang panahon. May po ay naturuan lang din, salamat sa ginamit nyo. Ngayon po sila yung pagkakataon, magtapat, at sila po ay maturuan nyo rin po, Lord, hindi masayang ang mga oras nila sa mga bagay na walang kwenta-kwenta. Sila po'y may tanim sa inyong gawain, church. Sila po'y pagpalain nyo ulit sa church names mo. So, kami rin po, Lord, na naglilingkod na. Nawa, Panginoon, kami po'y masumpungan yung tapat. At nagmamahal sa inyong kalooban, kanyang salita, Panginoon. May magiging sa bawat isa rin sa, for the rest of the week.
sa pandemic na to, Lord. Maraming salamat sa mga good news din na mag-end na raw ang lockdown. We pray ito po ay hindi mahadlangan. At kami po ay magpapatuloy. Full speed ahead agad kami sa soul winning at sa ibang bagay na kailangan namin gawin, Panginoon. Ang mga bago, Lord, dito na ma-inspire, Lord, sila na makilala ka nila ng lubusan, mas masahin nila inyong salita. Tapat sila sa inyo para pagpalain nyo po ang bawat isang mga lumaki sila, Lord, ng maayos ng mga pamilya din. At gagamitin nyo, Lord, sila in the future sa ministry. Kapag malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.